Narito tayo ngayon para mag mystery guest sa isang hotel. Ang hotel na pupuntahan natin, aalamin natin, hindi nila alam na ako eh isang mystery guest. No, aalamin natin kung nasa standard ba yung kanilang mga services, housekeeping and cleanliness ng hotel, yung front office. And then from that, yung company no na nag-contact sa atin ay babayaran tayo after nating may submit yung full report ng ating pagiging mystery guest sa hotel na pupuntahan natin ngayon. So exciting to, samahan niyo ako. So marami tayong aalamin ngayon. Aalamin natin yung cleanliness, yung cleanliness, front office, food service, okay, yung attitude ng mga employees, customer service nila, and at the same time alamin na din natin kung sumusunod sila sa mga patakaran na ipinatutupad ng gobyerno dito sa Saudi Arabia. Okay? So samahan niyo ako. Okay? Yan, nandito na tayo sa harap ng hotel na pupuntahan natin para tayo ay mag-mystery guest. Alamin natin kung ano ang standard nila, no? So hindi ko napapakita yung pangalan ng hotel kasi baka di ako bayaran nung contractor nito para sa aking report. Kaya mystery na rin yung ating gagawing check sa kanila, okay? So nakita nyo, malinis na yung elevator niya, medyo hindi shiny. Yan, so yung hallway niya malinis, ha? Tingnan natin yung room 308. Ocular pa lang to, hindi pa tayo mag-check. Yan, so ito yung room. May table, and then mayroong isang flat screen, TV. And then, may table, may sofa. And then, may rep. Okay, may rep. May tubig, lababo. Okay. Shower room. Pero bakit walang ilaw? Yan. So yung toilet niya ito. Okay. Tapos yung bed. Yan. So malinis ba to? Yan. So then table dito. Okay, malinis. Then may drawer, dresser. Then pag binuksan mo ang bintana, yan, kita mo yung usada. Okay, so narito tayo sa room. So, paano natin i-rate ang room? So, pagdating sa orderliness and cleanliness, from scale of 1 to 10, tingnan natin. No? Yung table niya, yung walang alikabok, okay? Malinis. Yung toilet, okay, yan yung toilet niya, malinis siya. So maayos ang pagkaka. Okay. So malinis. Malinis yung toilet. Okay, walang lumulutang. And then yung bed. Tingnan natin yung bed. Okay. So malinis din. No? Malinis din yung bed. Yung bed sheet, no? Yung bed sheet niya malinis. Tapos ay yung curtain,
Okay, maayos din, malinis. Yan, medyo dusty lang konti. Okay. So, this room is good for family, no? Good for family. The rate is one. Okay, so lilipat tayo ng ibang hotel. At aalamin naman natin sa ibang hotel yung kailang mga standard kung nasusunod. Okay? So, yun lang. Good luck sa inyo. And this time, we prove na hindi pwedeng mag-check-in ang hindi kasal o hindi mag-asawa. Kaya bachelor lang ang pwede rito, or kung mag-check-in ang mag-asawa, kailangan ay kasal. Okay? This room is good for family room with single This room is good for family room with single room and one receiving area and kitchen. Okay, so ang rate nila rito is 190. Hindi pwede magsama ng hindi mag-asawa as per doon sa reception. Okay, so sorry guys, sa hotel na to hindi pwede. Okay, so single lang kung mag-check-in kayo rito, kailangan mag-asawa kayo.